Mabilia, isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating overall leader, Glory, Ate Gloria Riquizo, sa ating pastor. Pastor Joel Apolinario at saka sa kanyang mabuting may bahay, si Madam Reina Apolinario at sa ating puong may kapal na siya nagbibigay po sa atin ng mabuting pangangatawan, blessings ka kada buwan. And then sa mga members natin, mga kapamilya members natin, magandang gabi at saka magandang buhay sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFW nating nanonood all over the world, sa mga nasa Middle East, sa Canada, magandang buhay po sa inyong lahat. At saka shoutout nga pala, may nagpapa-shoutout sa atin si ano daw, si Ma'am Lelevet Embalzado sa may Canada ngayon, sa Nipawa, Canada. Marami na silang member doon sa may Canada. And then, excuse me, may pasalubong daw ako pag-uwi niya next year. So salamat po kung ano, kung totoo man po. So at saka ano eh, nakakatawa pag ano eh, nakakatawa lang. At saka ewan, hindi ko ma-explain yung ano. Sa dami ng nanonood nung first video, umabot na ng ano, 50,000 views. So salamat po sa mga nanonood at saka sa mga nag-share at saka salamat sa nagbigay ng manok ng ano noong araw, si Kuya Jerome from Masagana, sa galing sa kaibigan niya si ano, sa taga ano, nakalimutan kong pangalan eh. Nagbigay ng manok, salamat. Hindi ko kakatayan yun, nakakaawa. Paparamihin ko yun. May mga ano, may mga ibang member na ano, parang nakakatawa kasi nagpapa-selfie. Ewan ko anong nakakatawa. Pero salamat na rin at saka ano, parang grateful tayo sa mga ganyan. And then, pasensya na po minsan kung hindi ko nare-replyan yung ano, yung mga PM na mga message, no, mga nagtatanong sa akin. Kasi ang dami-dami nyo po, sobra. Salamat po na marami. At saka pag-uusapan natin ngayon ano, yung mga katanungan ng mga ibang members natin abroad at saka sa mga bagong nagpapa-member, hindi nila alam yung ano, kung ano yung kapa at saka ano yung mga tamang term. At saka marami din pag-uusapan na tungkol to ngayon sa ano, sa mga katanungan nila about sa donation, sa express lane, emergency lane, kung kumusta na daw ang kapa sa ano dito sa main office sa Label. At saka ano, ano ang pinagbago ng ating ng ating komunidad dito sa Alabel, specifically Alabel Sarangani Province, noong nandito na si Kapa. Ano na yan, sasagutin natin yan. Tsaka marami pang katanungan dito. So iisa-isahin po natin. May nagtanong sa akin isang OFW, sabi niya, "Sir, ano po ba ang Kapa?" So by next video natin, tatalakayan natin kung ano ba talaga si Kapa. Kasi mahaba po yun eh, mahabang ano yun, mahabang usapin po yun kung ano si Kapa. So at saka may nagtanong sa akin, ano po ba ito sa investment? So dito tayo sa mga ano, sa madali lang sagutin. Ang Kapa po ay hindi po tumatanggap ng investment. Uulitin ko po, hindi po kami tumatanggap ng investment. Idinidiin ng ibang mga ano, ibang nasa posisyon ngayon na tumatanggap dito ng investment in the rule of donate, in the form of donation, hindi po. Kahit tingnan niyo po sa ano, sa form, nakalagay po doon certificate of membership at saka deed of donation. Yun lang po talaga. At saka sa mga natatanggap ni blessing, nating blessing, galing na po kay pastor 'yon. Ha? Sa kabutihang loob niya lang po 'yon. So ang tamang term po talaga, magdo-donate, hindi mag-i-invest. For clarity lang po, para wala nang ibang ano, magkakagulo-gulo pa na donation at saka pag nagkuha ng ano, ng blessing nila, tatanggap ng blessing or love gift. So sir, ano po ba ang express lane? So ang express lane po mga kapamilya ay ito yung mga maliliit lang na accounts. Pwede po kayong pumilya from 7 ng umaga dyan sa may ano, sa may main office natin, sa main office po to na announcement, ha. Main office alas 7 hanggang ano, hanggang alas 12 yata, 100 na ano, 100 heads sa ano, sa express lane natin. So ano po ba ang makikita sa express lane? Ito yung mga may ano, may mga donation na maliliit lang, yung ano talaga, yung kailangan na kailangan talaga. So ang unang-unang
ano po dyan, at tawag dito, ang makikater is dapat ikaw mismo ang may-ari ng form. Hindi pwede ipadala sa iba. Halimbawa, ikaw si Juan de la Cruz, ikaw dapat talaga ang magdala ng form mo dun sa, ano, sa express lane. Bawal po ipadala. At saka, isa pang katanungan, ano po ba ang emergency lane? Ah, ikaw, okay. Ah, ang emergency lane po, mga kapamilya, ito yung mga, ano, mga member natin, mga kapamilya member natin na nangangailangan ng tulong pinansyal. Ito yung mga kapamilya nating nangangailangan ng emergency response. So ang kailangan po gawin at saka ang dapat na ano, dapat maka-avail niyan is yung mga, halimbawa pag na-hospital yung isang miyembro, dapat yung kukuha ng ano, dapat yung kukuha ng blessing, dapat member talaga. Halimbawa si Sir Pedro nasa hospital, isang member natin. So dapat yung nakalagay sa form si Pedro talaga, hindi pwede yung ibang tao, hindi yung ano mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung ano mo, tawag dito, kamag-anak mo. Dapat halimbawa si Pedro yung ano, si Pedro yung nasa hospital, kailangan ng tulong, dapat yung nasa form si Pedro din, ha? Saka kailangan talaga ng kapa ID sa lahat ng mga transaction. At saka huwag niyong kalimutan magdala ng bill kung namatayan, namatay yung tawag dito yung membro, dapat magano po, magpakita po ng tinatawag nating death certificate. Okay, sige. Sir, pastor po ba kayo? Hindi po ako pastor. Actually, ako ay isang simpleng ano na, simpleng mamamayan lang ng ano, ng Alabel. Nagtatrabaho before sa Sarangani Capitol bilang draftsman sa may engineering department. At saka kinuha sa may governor's office. At saka nung dumating si Kapa, sinerve ko talaga yung buong ano ko, buong oras ko dito sa pag-serve sa Kapa at saka sa pagtulong sa ibang tao. Sir, kumusta po ang Kapa? Bakit po medyo na-delay yung mga bless? Ah, okay. So, ganito po yan mga kapamilya, ha. Sa dami na po natin, kailangan po mag-adjust ng ano, ng tawag dito, ang numbering system, kasi ang dami pong kinikater, saka yung secretary natin hindi na kinakaya ng mata nila. Just imagine from 7 down to 8 in the evening, tutok at babad ko sa computer, so sasakit ng mata nila. And then, ang isa pang rason yan, parang ano po to, parang sa ano to, salaan system. Ano yung salaan? Ano bang tawag dun sa, ano, sa Tagalog? Yung parang ano, parang sinasala o sinasala lahat ng mga miyembro na hanggang saan sila katapat sa Kapa. Yung may ganitong sitwasyon. Kasi as far as I know, may big surprise si Pastor sa atin. By June siguro or July, may big surprise si Pastor sa atin. Abangan lang po natin yan, mga, ano, mga kapamilya. So, may iba pang mga katanungan. Kumusta po? Hindi ko nababagitin yung ano, yung mga ibang investment scheme. Kumusta daw? Ba't nyo kinukumusta sa akin yan? Hindi naman ako concerned sa kanila. Sa mga nabasa ko lang sa mga post nila dito sa social media, pabagsak na yata kasi yung iba, inaayos daw ang system. Yung iba, na-raid ng ano, na-raid ng kapulisan. Tsaka, tawag dito, hindi na sila nagpe-pay out. Ewan ko lang kung anong rason nila. Ang rason daw nila is ano, inaayos daw ang system. So, meron mag ganun ba talaga kahirap ayusin ang system? Bakit ilang linggo nang hindi nakakapag-pay out ng napakalaking porsyento? So, problema na nila yon. Basta dito sa atin sa Kapa, we are going strong and strong. At saka, isa pang katanungan dito, kumusta po ang Alabel ngayon, sir, na may Kapa dyan? Hindi ba traffic? Actually, nagta-traffic na po dito sa ano, sa Alabel. Minsan nga naiinis tayo kasi nagta-traffic nung ano, hinahatid natin yung partner natin. So okay lang 'yan, ano, kasi sign of progress naman 'yan eh. So yung may nakausap akong isang politicians, ano daw, wala na masyadong nagsosolicit sa kanila. Lalong-lalo na dito sa may mayor's office at saka dyan sa may Sarangani Capitol. Merong ano, merong nagsosolicit, konti na lang, parang ano, parang nabawasan ng ewan, siguro mga 50% or 40%. Basta ano daw,
bumaba yung mga naghihingi, nagso-solicit ng mga rason na kung ano-ano. So bumaba raw yung ano, yung mga nanghihingi sa mga politicians. Mayroon na mga iba, mga abusado talaga, hingi ng hingi kahit wala namang ano, wala namang sakit. Tsaka ito ang last na katanungan. Sir, nakita kita last day sa main office, may kasama kang babaeng umiiyak. Ano po yun? Hindi ba yun nakatanggap ng blessing? Ah, okay. Sige, naalala ko. Ano yun, si kapamilya din natin yun from ano siya, from Davao City yata or somewhere in Davao. Si ano yun, si Ma'am Janeline Candilasa. So, nung pumunta ako sa office, pasa ako ng aking summary sa ano, so magkukuha ng blessing. Nakita ko siya dun sa may window for, sa may emergency lane. Umiiyak po siya. Kaya nilapitan ko. No? Sabi ko, ma'am, anong problema? Tapos, umiyak siya ng umiyak. And then, paano natin maiintindihan yung problema mo kung lagi kang umiiyak? Sige, sabihin mo po. So, ayun, pinakausap sa akin ni Pauline. Sabi, hihingi daw ng tulong. So, sabi ko, magkano bang kailangan? Baka kakayanin lang. So, sabi niya, pang chemotherapy na niya daw. So, tapos, may babayaran siya sa doktor na 90,000. At saka 40,000 sa kanyang last chemotherapy. Siya ay mayroong sakit na tinatawag nating cervical cancer stage 3. So, kailangan na talagang operahan na matanggal na yung matres niya para mawala na yung cancer. But then, nagpapakemo po siya. Kaya, nung nakita ko siya, tinignan ko talaga, wala na siyang kilay. Dinanong ko yung buhok niya, wig na lang, kalbo na talaga siya. So, yun, tinulungan ng ano natin, ng office natin. Nagbigay ang kapa ng cash na pangdagdag sa kanyang medication. So ako personally, nagbigay din ako, hindi ko nasasabihin kung magkano. At saka in-endorse ko dahil sa may labas ng lamesa ni Ate Glo, na pinanounce ko na isang kapamilya natin, si Ma'am Janeline Candilasa from Davao. So humihingi po ng ating tulong. So yun, nung pina-announce niya, umiyak siya ng umiyak kasi parang na-touch talaga siya. So, yun, nakalikom yata ng over 10,000 pesos nung pinalibot na karton para pantulong sa kanyang medication, at saka pina-advance siya kasi grabe talaga yung ano, yung papers niya sa bayarin parang ganito kapalo. So overall, nasa mga 90,000 yung babayaran niya sa doktor. Grabe talaga. So, alam ko kulang pa yun eh. Kahit pina-advance pa siya ng 2 buwan. Kasi nga, true naman talaga sa ano. Nakita ko talaga sa mga papers niya, mga kapamilya, na totoo talaga. Kasi yun, kalbo siya kasi nagpapakemo. Actually, para sa akin, survivor na nga siya eh. Kasi last session na niya sa chemotherapy. So, yun talaga, kinapos na, umiyak man umiyak. So, nakakaawa, tinulungan natin. So, yun, hindi yun umiiyak kasi hindi nakatanggap ng blessing. So, umiyak siya dahil sa laki ng problema niya. Sa awa ng Diyos, natulungan natin. At saka kung nanonood mas si Ma'am Candilasa ngayon, Janeline Candilasa, sana po pagaling po kayo. At saka, pray lang po ng pray sa ating Panginoon. Wala pong imposible sa pagdadasal. So ngayon mga kapamilya, may papalabas tayong first batch ng mga OFW nating nagbigay ng message. Pasasalamat sa ating pastor at sa Kapa Community Ministry International Incorporated. Narito, panoorin po natin yung mga batch 1 ng ating OFW na nagbigay. Po, good morning Sir Rodyard and to all Kapa members and to our beloved founder Pastor Joel Apolinario. At nagpapasalamat po kami in behalf of my co-workers here in Riyadh, KSA, Lamsat Mikiyaji Salon. Magpapasalamat po kami bilang Kapa members. Malaki pong tulong ang Kapa Community Ministry. Nabawas-bawasan na po yung aming papadala sa Pilipinas dahil ang Kapa na po ang nagbibigay. So ito po yung mga kasamahan ko. Ito, manager, halika dito. Bilis! Ito po yung manager namin, si Ma'am Abby. At saka yung isa kong kasama na... Good morning po. Ito po, si Miss Jenna. Hello po. And then Maricine. Ito po kami. Kami po lahat. Apat po kami dito sa Mikiyaji Salon.
Okay, magpapasalamat po kayo isa-isa. Thank you po kay founder na nagbigay ng opportunity para sa maraming Pilipinong nangangarap. Yes. Thank you very much po. Merci. Thank you po. Saka pa, makaka-uwi na ako. Ilang buwan pa uwi na po siya. So, sana marami pa po matulungan na mga OFW at saka lahat ng Pilipino. Thank you. God bless. Marazaw karazaw, angkapa. Salamat sa Ginoo at gihatag sa ato si Pastor Apolinario at Madam Reyna. God bless. Hello, maayong adlaw, maayong gabi sa tanan. Especially kay sa atong founder, Sir Joel Apolinario, kay Madam Reyna. Hi, maayong adlaw. Ako din si Christine Lulina, gikan sa Valencia Kappa branch. Ako siya ka OFW diri sa Saudi Arabia. Last year na ko na membro sa Kappa. And ako kaya ko pasalamat nga niambot si Kappa sa akong kinabuhi. Tungod labi na gud sa ako ang single mom, dako ko siya ikatabang labi na sa financial and sa kung pamilya nga tungod ni Kappa. Hinahinay nako nakabot ang ako mga pangandoy ng mga material nga butang o pangandoy nga makatabang sa isa ka tao. Lalim dili sa yun ang manarba ako sa layo, labi na gyud ang imong sudlon usa ka OFW usa ka kasambahay sama kay nako. Karon willing na kay kumobiya sa akong employer kay kanang tungod kay si Kappa na nasa sa akong kuan, sa akong hinabuhi. So, pwede na kayo kung mag-stay na lang sa Pinas, sa akong anak, huwag mag-negosyo. This coming October, mag-for good na ko po, nigulit na ko. And sa tanang mga wala pa ka miyembro sa Kappa, pagpamiyembro na mo, o sa tanang miyembro sa Kappa, stay strong lang tatanan, bisan pag-unsa ang mahitabong pandaot sa Kappa. Sir Joel, Madam Reyna, daghan kayong salamat. Tungod ninyo, daghan kayo mong natabangan. God bless po. Salamat. Magandang buhay mga kapamilya. Una sa lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa poong may kapal, sa buhay at biyaya na kanyang binigay sa atin at pinagkaloob sa Kappa founder na si Pastor Joel Apolinario. Ako nga pala si Rina May Faliete, isang member ng Kappa Ministry. At ako po ay nandito po ngayon sa UAE, sa kasalukuyan nagtratrabaho. Sumali ako sa Kappa noong isang taon pa. At hindi ako nagdalawang isip sapagkat naniniwala ako na may magandang layunin at hangarin ang Kappa Community Ministry International Incorporated. At sa mga kaibigan kong nagtiwala sa Kappa, patuloy tayong manalig at magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat kapamilya. Sa ngayon, kampante na kami umuwi sa Pilipinas at mag-for good na dahil sa Kappa. Sa lahat ng member ng Kappa, congratulations. God bless us all, kapamilya. So yun po mga kapamilya, no, nakikita po natin yung mga kapamilya natin sa abroad na nag-effort. Ang yung iba hindi daw nakapag video kasi nga pagod pa sa Ramadan. Kailan ba matatapos yun? So gagawa daw sila ng video pagkatapos ng Ramadan at saka yung ano daw, pag wala daw yung amo nila, basta pagalitan daw sila. So okay lang po yun. So sa lahat ng mga OFW nating nagpapakahirap, nagpapakapagod dyan sa ibang bansa na naging member na rin, congrats at saka good luck po. At saka pag-uwi nyo dito sa Pinas, lalo na pag pinatulog nyo po ang dininate nyo, ay makukuha po kayo napakalaking blessing mula sa ating pastor at saka mula sa ating Panginoong may kapal. So sa susunod po na topic natin, ganito pa rin yung second batch ng ating OFW message and pasasalamat sa Kappa Community Ministry International. So sa mga magtatanong po, PM lang po at saka yun, sasagutin po natin yan hanggat sa makakaya natin mga kapamilya.
So, limitado yung oras natin kasi mabigat pag masyadong hinabaan. So, for now, bye-bye ka pamilya. We love ka pa. I love ka pa. We care. We unite. Magandang gabi sa inyo lahat at saka magandang buhay. Ako pa rin ang inyong amigo sa main office sa Labelle, Roger Tabdasan. Bye-bye mga kapamilya. We'll be right back.